In this episode, compare naman natin ang soft top sa crossbar. Anong mas maganda? Anong mas bagay sa'yo? Para ma-compare natin na maayos, gawa tayo ng isang table. Mga pros and cons. Siyempre, punta muna tayo sa pros. Sa crossbar, meron siyang solid cons. Meron siyang solid na construction. Okay, fast forward na lang yun. So, sa crossbar, meron siyang solid construction. Kinaganda nun, secure na secure yung board mo, even at high speed. Di tulad ng soft top, ang flimsy niya on high speed. So pag tumatakbo na 100 kilometers per hour, medyo gumaganon-ganon na yung board mo. And then yung mga tali mo sa may side, naririnig mo na yung nagbabibrate na brr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 
ilalagay mo na lang yung board mo, tapos itatali mo. Less hassle. Di tulad ng soft top, kailangan mo siya tanggalin, kailangan mo siya ilagay, more time to set up. Number 3, no water leaks. Sobrang hassle yan sa soft top. For sure, nangyari na sa inyo to, papunta kayo ng Zambales, tapos biglang uulan ng malakas. Eh si Tex, binabagyo na kayo, dun nyo lang malalaman na tumutulo pala ang soft top. So yun, isa sa mga ano... pros ng crossbar is walang water leak. Ako, kung di mo pa na-experience yun, kailangan mo pa mag-surf. Ito, napakababaw na rason. Looks cool for surfers. Babaw, may crossbar. Surfer ka yun. Napaka-cool mo naman tignan kasi ano, parang committed ka na. Nagkaroon ka na ng crossbar. So every time na may dadaan na crossbar. Surfer kaya yun? Isa pang rason kung ba't maganda pa ang crossbar, kayang mag-load ng maraming board. Compared to soft top na isa, dalawa, tatlo lang. Sa crossbar, sure ball na pwede kang mag-load ng madami. Pinakamadami ata na na-load ko dun sa crossbar ko, parang 16 board. Tapos parang 8 dun is long board. And then lastly, crossbar, pwede mo i-register sa LTO. Compared to soft top, hindi. Pag may plan ka na maglagay ng kahit ano sa ibabaw ng sasakyat mo, dapat i-register mo yun sa LTO. Baba. Punta naman tayo sa may soft top. So, ang pros ng soft top, modular, packable. So, pwede mo ilagay lang sa bag. Number 2, sobrang cheap niya comparing to a crossbar. Yung pinakamura ng crossbar, 2.5. Tapos, ang pinakamahal na ng soft top, nasa mga 2.5 lang to 3.5. So, mura lang. Pwede nga entry level. Mount anywhere. Ibig sabihin, kahit walang rack. Kahit anong sasakyan, pwede mong mountan. Kung pickup man yan, gets, regular na kotse, malaking kotse, pwede sa tricycle. So, basta meron siyang ibabaw, apat na pinto, pwede mo siyang i-mount. Except sa van, syempre. Tapos yung pagka-modular niya, pwede mong dalhin kahit saan pa. Yung packable, pwede ilagay mo lang siya sa bag, tapos mount mo siya kung saan mo gusto. Merong good side and bad side ang crossbar compared to soft top. Para saan ba talaga siya? Kasi parang lumalabas dito, sobrang ganda ng crossbar. If bago ka lang nagsisurf, maganda na yung soft top. Lalo pag kunwari wala kang sasakyan. Tapos yung tropa mo meron pero walang crossbar. So pwede mong gamitin yung sarili mong soft top. Yun yung number one na use nun. O kaya naman, mas mahilig ka mag-travel. Pupunta ka ng Palawan, pupunta ka ng Pagudpud, Davao. Tapos wala ka namang marerenta na may crossbar agad-agad. Compared to normal rent-a-car. So, mas bagay sa iyo yung soft top kasi makakapagdala ka ng sarili mong rack. O kaya naman, hindi ka pa masyadong committed dun sa thing na magkaroon ng crossbar. Or masyado pang mahal yung crossbar para sa iyo. Bakit hindi? Soft top muna. Wala naman problema dun. Ngayon naman yung crossbar, bagay siya talaga dun sa talagang weekend warriors. O kaya naman dun sa talagang na matagal na nagsisurf. Kailangan na nila ng solid na lagayan. Kunwari, nag-vanpool ka. Titignan mo lang balik ano yung mas bagay sa'yo. Kung soft top ba? O crossbar? Yan lang. Bye!